Nag-live po ako ng ganito oras sa YT. At hindi kagandahan. Madami sanang viewer. Kasi yung mga nagko-comment, hindi ko matake. Think ko pa Indiano yun. Kaya hindi ko matake. Sabihin ba naman, more fun daw na ano? More fun daw para dumami daw ang views ko. Eh, paliligo lang. Fun na yun eh. Ba't kailangan pa sa live, pati sa live, maggagawa rin ako ng more fun. Inuto pa nila ako. Hindi ako uto-uto. Yan pa, pag naluloko niya, hindi masipa ako ni Whitey. Hindi naman ako abnormal para sundin nila. Utuin ako. Sabi ba naman, pakita ko na yung hips ko, pakita ko na yung, pakita daw ako na hindi kaganda na ano. Yung para daw dumami yung viewer ko. Eh, dumadami naman yung viewer ko eh, kahit yung saligo lang. Ba't kailangan pa magpakita ng hindi ka ayaw-ayaw pagdating sa live? Yung mga Indian na yan, masyado eh. Masyado talaga. Mga walang aral eh. Kaya pag ganitong oras, ayaw ko mag-live. Pero pag mga 7:30 o 8 in the morning, 8 to 12, mga USA na po yung mga ano, ganda, mga good comment, maganda silang, ano, ang nagtawag doon, hindi sila nagkukomentahin bastos. Pero mga Indian, talagang masama ang gumawa. Ba't kaya natitake mga Pinay ang mga ganun, no? Mga, sa totoo lang talaga, yung mga Indian na yan, may mga sawa yan sa ibang bansa, sa bansa nila. Tapos, itong mga Pinay naman, nagpapuuto sa mga Indian. Ay, pagdating, mira lang yung binata. Karamihan po yan ng mga Indian. Asawa yan. Yan sila. Yan sa ibang bansa. Huwag kayong papuuto. No, sabi yung binata. Eh, hindi totoo yan. Hindi yan totoo. Lahat yan sila, kaya nag-abog din sila. Kasi nga, dahil po sa asawa nila, suporta, kaya nandiyan sila sa ibang bansa. Kaya tuloy, para tayong ano, yung mga Pilipina, talang, parang ano na eh, parang hindi na ano na mga Indian. Parang ginagawa na lang laruan. Kaya, talaga sa totoo lang, ayaw ko na Indian. Hindi talaga, ayaw ko. Ayaw ko na Indian, kasi halos karamihan na nakaka-encounter ko. Bastos ng mga bunga, at saka, meron mga seryoso, lulukohin ka lang. Seryoso kumuari, pero, yun pala, may asawa talaga yun. Marami akong nababasa ng mga ganun. Tapos nasasaktan yung mga babae, lalo sa ibang bansa. Ay kayo. Check nyo muna yung ano, background niya. Tanungin, bakit nasa abroad sila? Yun ang ibig sabihin. Bakit nasa abroad sila? Anong purpose? Di ba? Tanungin mo lahat-lahat. Di, parang sa pulis ka. Parang investigador. Pag ikaw yung nililigawan ng isang Mumbai, magpaala, investigador ka. Kasi parang hindi ka maloko. Yun. Diba?